Ngayon po ang ating lulutuin ay escabeche. Kung meron ho kayong mga leftover na isda, pwede ho ninyong igamitin ho yun at lutuin na escabeche. Pero ito pong isda na lulutuin natin, bagong prito ho to. Kailangan mag-fish naman ho tayo. Kasi kahapon nag-meat giniling, pero ngayon po ay fish naman. So, ang ricado sa escabeche ay ito, isda. Kahit anong isda ho, pwedeng yung ano, pera lang ho yung sobrang matinik na isda. Ang ano po, kailangan igisa yan sa bawang. Ito yung bawang. Sibuyas. Kamatis. Luya. At ang ating pang ricado ay bell pepper at carrots. At ang ihahalo po natin, ito kung nakikita nyo po, ano po to, kinanaw na sa tubig na cornstarch. Makaready na siya. At saka suka. Suka at saka asukal. Saka lalagyan pa rin ho yan, toyo yan. So mamaya hindi ko na mapapakita yung toyo, ihaharo na lang sa ano, sa pag niluluto na. So tara na, samahan niyo ako sa pagluluto ng ating escabeching isda. So ito na ho ang ating ano, kawali. Lagyan ng konting mantika at painitin, at maya-maya pag medyo okay na, pwede nang mainit na, magigisa po tayo ng bawang, sibuyas, kamatis, at luya. So, ito na po siya. Bawang ho. Lagay na yung bawang at medyo papulay ng konti. Pag maamoy na, pwede na isunod ang susunod na panggisa. Pag mabango na po, maamoy nyo na yung amoy ng bawang. Pwede na isunod ang sibuyas. Ano yung sibuyas? O luya. O, luya pa pala. Luya muna una. Then, sunod ay sibuyas. Pagka medyo nag ano na ang sibuyas, malambot na at may mangangamoy na, pwede nang isunod ang kamatis. Yung tubig na may cornstarch. Oh. Tubig na may cornstarch. Yan. Di may cornstarch. Yan. Lagyan na.
So, ilagay na po natin ang cornstarch na kinalaw sa tubig. Haluin maigi hanggang sa lumapot. At pagkatapos, timplahan ng toyo. Toyo muna. Haluin maigi hanggang sa maluto yung cornstarch. Pagka malapot na ho ang salsa, ang sabaw niya, magsasalsa na siya. So yun ho ang susunod na yung mga ibang pikado. So next, pwede nang ilagay ang bell pepper at saka carrots. Lumalapot na po ang ating sabaw. Nagiging sarsa na siya. Then maya-maya, ilalagay na natin ang ating suka at asukal. Sige, lagyan mo na. Pwede na lagay ang suka. Then at asukal. So, haluin lang natin. At timplahan ng paminta. At pagkatapos ay ang magic syrup. Para actually optional na yung magic syrup, pero maganda, sarap pa rin na lagyan natin siya para mayroong added flavor ang ating escabeche. At timplahan din ng patis. Napakadali lang hong lutuin to, lalo pagka medyo natamad kayo magluto. Kung meron kayong mga leftover na isda o kung may isda kayo, iprito nyo muna ho. Kanina, pinirito ang isda, pero hindi ko na po pinakita sa inyo kasi nga madali lang naman magprito. So, hinintay ko lang maluto, maprito, kaya eto na yung pagpiprepare ng escabeche. So, medyo malapot na po siya. So, pwede na natin ilagay ang isda. Pakuluin lamang hanggang sa manuot ang sarsa sa mga isda. At maya-maya lang, pwede na kumain. So, hindi pa. Ha? Ano ilagay yun? So, okay na to? Hindi, ipakakat ko na lang. Sige, okay. So, luto na. So, luto na po tayo. At konting pakulo pa ng konti, mga ilang minutes. At maya-maya, siguro mga 5 minutes pa, o 3 to 5 minutes. At mamaya-maya, pwede na tayong kumain. So, thank you po sa inyong panonood.